Tapos na agad sa tank setup mga best swap. And for free easy naman, obvious easy dito. Ayun, masha. Oo, masha. Magmamasha pa yan, ha? Kasi, pagka masha ka naman yung makikita mo, ang bilis niya mag-clear ng, at the same time yung turrets din, napakabilis niya rin bumasag. So kapag ka nakakita ka ng Masha sa lane, eto yung isa sa pwede mong bantayan. Or talagang wag mong alisin yung mata mo, ika nga. Tama ka dyan. So this time, kitang-kita naman natin mga besties. Ito na, total kapos na nga sa tank dito ang mga pagpipilian. So for VEC, pwede to, Atlas, why not? And Yisan Shin, nakita naman natin yung Yisan Shin hindi ganun din masyado ka-effective, no? Pinaka-crucial sa Yisan Shin, kailangan makapag-farm din kaagad as much as possible. Pero kung hindi, hindi rin naman siya makakasabay dito. For sure, meron pa namang ano, meron pa namang Cho, meron pa BNK, no? So, hindi ko pa sure for the potential ng YSS. Tingnan lang natin, mga kaibigan, at least malinawan man lang tayo kung gano'ng kaganda ang Yisan Shin na sa panahon ngayon sa meta ngayon, diba? So, possible kuhanin na lang ng Evos dito is the open for the hard tanks, the Kylos, or the Baksha. Yun lang yung pag-rock. Pwede din. Kasi, medyo may hirap din tapatan when it comes to tankiness ng isang Kupra. Kumbaga, pag natamaan ka rin yan, lalo na Ling, pwedeng counter agad ko sa isang Ling eh. Pero, yun na nga. Gatot, Katcha, ang kinuha ng Evos SG rito. So, when it comes to the lineup, Kuya Zeus, saan ka medyo pumapabor? Sa akin, kung pagdating sa lineup dito, for me ha, I'll go with Evos SG, mga kaibigan. Kasi, bakit parang, ito pa, hindi pa nag-purify yung ano ha, yung YSS, so medyo delicates nga yan. Delicates? Ever, mahuhuli-huli yan. Hindi ko lang tinaten, wait lang. Oh, talagang di nag-purify. Si Kuya YSS natin, pwede nga siya dito ulihin, ha? Pwede siyang ulihin ng PNK, Gatot, Katcha, tsaka Cho. Nako, yari siya dyan pag nagkataon, mga besties. So, we'll see kung how are they going to make these things around, mga kaibigan. Sa mga di naakalam po, ang Evos SG, syempre SG. So, Singapore po ang team ng Evos na to. At ang VEC naman, team Vietnam. At ang VEC na to, lumaro sa M1 before last year, nung mabandang November. No? Nag-represent ng, ano, ng bansang bansang Vietnam. Ayan, okay na. Ito na, game number one na tayo, ladies and gentlemen. VEC of VEC Fantasy Main versus Evos SG. Palala lang muna natin to. Mga Persian, let's go. So, on to the right side for the Evos SG JPL para sa Louis Soul for the Cho, Pokemon naman for the Ling, Potato naman for the Gatot, Katcha, Krieger para sa isang PNK. Pero teka, doon sa may middle lane, ang aga at ang kalmot na nakikita ko sa isang PNK, ha? Pero yun, Kuya Zeus. Nako, oo nga, no? At sa kabilang banda din ang team dito for, anong team sa'yo sinabi mo? VEC? Evos SG. Ayan. So, for VEC Fantasy Main naman, ladies and gents, Tini for this, Yuzhong. Tini for this Yuzhong. T-Max naman dito for this, Thams. Hyde naman for this Farsa. Truong Thrin for this Kufra. At Tung Broly for this Yisan Shin, ladies and gentlemen. So, for this, sorry, medyo may replyan lang ako dito, mga ibigan na importante message from our organizers. So, one-minute game time tayo dito, ladies and gentlemen. Wala pa naman din halos na alamang-lamang, tamang tansyahan lang o ambahan lang din rather. So, most likely, yung Ling dito naka-funnel out on the other side, YSS, ganun din. So, patabaan muna. Uy, sakit to. Yes, grabe naman yun agad doon. Kita mo yung gigot na ginagawa ng isang JBL. Kung sakasakali, may sumunod agad yung dating ng PNK, possible na mamatay agad yun or makuha agad si Farsa kanina. Pero as we can see here, for the 1 minute and 46, medyo mainit, malamig pa rin yung simoy ng hangin. Pero wait lang, si Ling, nakita yung ating Tini doon. Pero hindi pa rin enough yung kanyang damage. So, disengage na lang din naman. Nakatakas pa. Takas lang muna, mga besties. So, tingnan natin dito. Papatas lang din sila sa gold. 2-minute game time pa lang din tayo. Ladies and gentlemen, medyo crucial pa. So far ang early stage ng game natin. Eto, naglagay lang din ng trap dito si PNK, mga kaibigan. And kita niya na gagangkin tuloy sila dun sa bottom lane. Good vision, good information for PNK dun. At least si Cho, nalaman niya na, oops, ingat na akong konti. Aray, naku. Muntigal na siya dun, oh. Ilang beses na yan si Tini na ipinasok.
Pero nako, nagiging delikado ata si Kufra natin doon, 2v1 situation ulti, yung nakita natin doon. Pero ilang beses gustong pasukin ng isang Ling, no? Hindi niya pa makill agad. Oo, hindi pa kaya, kapos pa sa damage. Hindi pa ganun kasakit makukunachi din naman tong offlaner ng ano, ng Vec Fantasy main. So, eto na, ako po. Pero ito yung ano, no? Ito yung laban na makikita natin na 43 minutes na walang nangyayaring clash. That's more on even the YSS, mapapansin natin. Nagpo-focus lang ako sa item. Pero yung pagiging aggressive ni Ling, mapapansin natin na andon. So kapag ang magiging crucial lang dito, kapag nagdire-diretso yung pinapakita ng isang Pokemon at mahuli si YSS, napaka-delicates nga naman yun. Oo, pag nakahuli si YSS dito, si isa YSS. GG, dire-diretso na yan. Tulad alam naman sa rabi natin, kapag ka naka-funnel kayo, tapos napatay yung core nyo sa middle lane, ang hirap nang bumawi nun. No? Kahit isang beses lang, napakalaking factor na nun, mga best up. Especially, Ling or this YSS, kahit alin doon sa dalawa, sobrang bad trip niyan, panigurado. So far, masyado sila ding maingat sa isa't isa, mapapansin nyo. Yes, hindi rin sila safe. Masyado nagko-commit ng clash. Basta-basta, oh. Play safe lang muna. Tamang ano lang. Pero as we can see here, nakaabang na, or the turtle is are up. Depende na lang sa kanila kung sino yung unang makakakuha nito. Pero as of now, mapapansin natin, wala eh, talagang ambahan pa rin sila. Pero tingnan natin kung ano yung possible na mangyari dito sa may middle lane. Tama dyan, another one, mga kaibigan. Yun lang din, naku po, dalawa ang napatay nandito. Other side of Evo's SG, here comes the dragon. Naku po, si Yuzong pasok in, pero may tore lang din, mga kaibigan. And for that, dalawa ang napatay for Evo's SG. Isa ang PNK, isang Louie, tuloy pa din ang boxing, mga pre. Ito na, naku po, Feather Airstrike, ginamit, harap-harapan sa turtle. Pero, oops, yung Ling andi dito, kumukulit against this YSS. Sige, naku, wala ka ng buhay si Pokemon. Pero delicates yan, ha? If ever na kukuhanin na lang. Much better na mag-disengage na nga lang din naman dun yung Ling. Kasi halos paubos na rin yung buhay niya, eh. Pero makikita natin dito sa may bottom lane na Soul na hihirapan pumalag nga naman din sa isang T-Max. Pero direct doon sa may top lane. Ano eh, ito yung sinasabi natin kanina pa. Hindi sila ganun kaano sa clash. Para sige, pa-item na lang muna tayo. Kuha na lang muna tayo ng kukuhanin natin, and then kapag once na maka-item tayo ng isa or dalawa, pag alam natin kaya na, tsaka na lang siguro tayo papasok. Laban, oo, tama ka dyan. Play safe lang din. Delicate. Uy, muntik na naman si PNK dun for the second time around. Patay siya na siya, nagkataon. Yung turtle dito talagang baod na baod. Ha? Hindi mo makakuha kung sinong ano eh. Hindi mo makakuha sinong makakakuha ng turtle dito. Up until now, talagang ito yung grounds kung saan sila naglalaban sa isa't isa't nagaharap. And, so far, sa top lane naman, ganun din. Wala din masyadong ganun ano. Din. Oo, oh, wala din masyadong pero, factor. Oh. Yes, pero naunang nakakuha ang fantasy main ng objectives dahil nabasag na agad yung bottom lane natin. Pero dito, naku, nayakap nga naman ang isang Kufra, si Kryger, nakuha and Feather Airstrike nila pag nga naman doon. Eh, grabe naman yung ano, init na or pagiging agad ng fantasy main doon sa ginawa laban against SG. Yep. And ito ha, possible na kuhanin na nila to, simulan na nila. Oo, kailangan. Layo eh. Magkaano na agad, magkasubukan na agad ng lakas. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng nagbibigayan sila ng space. Masyadong tataba yung YSS dito pag nagkataon. And on the other side, masyado din tataba yung Link. So kailangan magsubukan na muna sila dito, sino ba ang lalamang. Pero for me, draft-wise, performance-wise, maganda minapakita ng Vec Fantasy main na pala ngayon bigla, no? Nakita natin yung factor ng Yisan Shin with that vision information na pinaprovide. Ayun pa, another one. Pero yung Kufra, napatay lang din mga kagaw sa bilang banda. Si Sola, dali lang, here comes the gatot, pero nakalagala lang din si Yisan Shin, mga kaibigan. Vision lang din halos para kay YSS, sapat na eh, pwede na eh. Pero hindi pa tayo nagtatapos doon sa may top lane. Nag-iisa lang yung Ling doon, walang kasama, kaya malakas ang loob ni Natini and Hype para pasukin yon. Pero speaking of the backup, JPL is here. So makikita natin nagka-cut na lang ng minions. Ito, pero 3v1 situation yun na. Zoning lang din naman. Kumbaga, alis ka na lang dyan, kukunin na lang namin tong top lane, babasagin na lang din namin. That's more on objectives ang ano ha.
Fantasy main. Nako, mga tropa pips, grabe. Ito pa, another one. Tuloy pa din ang boxing, mga bestiwa. Flicker out naman din dito para kay VFM. Ito na, laban na. Yun lang. Yun ang problema. Wala siyang purify. Madali siyang pipitasin, ladies and gents. Ito na, another one. Wave the dragon lang din naman. Bakbakan, mga kaibigan. Truwang train might gonna go down with his Kufra, pero hindi. Si Soul lang una nang tumakas at huwag natin ipiyet masyado ng malalim. Kung sa 4 EVOS SG, nakikita natin patience is a virtue dito na hindi talaga sila nagko-commit totally. Unless alam nilang kaya nilang patayin. Ayun lang, si Krieger dito, the dragon is real. Louis, I mean na Yuzong, pata nakakuha ng kill. Mga kaibigan to si Louis. Oh, sabi lang banda laban ulit. Parang napapansin ko nga lang, pero teka, saglit lang. Naku, mukhang hindi pa tapos ata yung ating laban. Naku, Pokemon, nag-disengage na lang din naman kasi hindi nga lang din naman niya kaya. Pero napapansin ko dito ah. Oh. Eto si Cho kanina. Nandun siya sa may bottom lane, knowing na hindi niya kasi matapatan yung isang thumbs. So ang ginawa niya, may sumama siya sa clash at the same time, lumipat ng lane. Doon na lang kumukuha ng objective sa top lane. Ang magiging problema kasi, if hindi napansin ng Evas SG itong bottom lane na si thumbs, maiiwan, could be possible na madire-direcho, mabasag yung bottom lane. Kasi walang naiiwan eh. Oo. Nangyayari, kulang sa parang crowd control itong Evos SG, kulang pagdating sa clash, nahihirapan. So ang nangyayari, kailangan pa sumama ng isang show. Oo, kailangan tama. Kailangan mag-rotate. Oo, ano muna. Ay, ayun, naku po, real quick yun ha. Pero ito, may tumadjak dito si Kuecho natin. But yun nga lang, may purified din si VFM Hyde. So, nakaka-escape din siya dun. Good kill for Vec Fantasy main by killing that Krieger or PNK or Popolin Koopa for the fourth time around. Apat na death nun ha. Yung apat na kill, na ayung anim na kill ng VEC, yung apat doon kay ano kay Popolin Koopa pinatay-patay nila. Pero nako doon sa may bottom lane Pokemon hinahabol si T-Max pero Feather Airstrike nila pag nga naman pero nakita ni Sol yung isang car sa mukhang hahabulin patas si T-Max pero hindi nakapag disengage na lang din so kuha na lang ng objectives dito sa may bottom lane medyo late na ang pagdating ng isang Kufra pero hindi pa diyan tapos ang laban doon sa may top lane mukhang may nangyayari pa 2v1 situation ni nakakalmot parang isang PNK. Kuya, so mapapansin mo yun. Laban kong laban nga naman. Grabe, mga kaibigan. Pero another one. Naku po, nalaban lang din ang dragon dito. Ladies and gentlemen, naku po, subukan lang. Pero mag-isa lang yan. Apat, mag-isa laban sa lima. Nakapitas lang din ng isa pa. Another one, tuloy pa din ang boxing dito. For that one out, Yuzong has was able to get kills. Naku po, free kill lang. Ang tagal niyang patayin, mga kaibigan. Double kill na para sa kanya. Up until now, buhay na buhay pa. Naku po, pang-apat na ang napatay pa dun. Ni Kuya Yuzong nga ng Team Vec Fantasy main. Grabe yung Yuzong dito ha. Mo ang hindi na o kontra ng EVOS SG. Sa bagay wala silang ano, walang marksman yung EVOS SG eh. So walang kung may free hit sa Yuzong. At saka kumbaga yung parang pinaka front mo kasi is si Cho or either si Gat. Kaso kailangan kasi sa ating Gat at Katcha kapag kaganyan kailangan mo makahuli talaga. Yung sure set ika nga. Pero ang nangyari kasi hindi siya makaset at the same time na de-delay pa yung pasok niya. So when it comes to crowd control na pwede maging setter, lamang talaga yung fantasy main dito. Oo. Grabe. For this, talagang pati mga tori. Ano na ito, laki na ng alamangan ng Vec Fantasy main dito. Huwag na nilang pabawiin pa yung EVOS SG. Another one, ako po, tower has been destroyed sa bottom lane. Disengage na lang din muna, pero mukhang babawi. Ito na yun naman yung dragon. Ako po, tamang pangungulit lang. Alam na kasi nung ni Yuzong na walang kayang pumalagsaan niya, kaya ginagangster-gangster niya. Kahit nga si Ling, hindi kayang i-burst yun. Hirap. Dapat may marksman ka pag may Yuzong na alaban. No. So yun yung hindi napansin ng EVO solo. Parang mapapansin natin na siguro nakampante kasi sila na. Kumbaga, kung ako yung magtitingin at kung ako hailing, paguin natin si YSS. Kaso nagiging problema kasi yung bantay na nangyayari kay YSS din, hindi kami makalapit. Ilang beses kasi early game pa lang, ilang beses gustong kuhanin or gustong pumasok sa clash tong Ling, pero hindi niya magawa. Ako kulangan sa damage. Ang nangyayari, nauunahan pa ng fantasy main. Tama, mga kaibigan. So, for this, subukan muna sila dito ng damage kasi for this Yuzong talagang sulit na sulit walang pampatay sa kanya pati nga yung thumbs dito tutusin din pala si Kuya T-Max paano nga din la susolusyonan niya nang kukulat pala ng hero dito ng Vec Fantasy main yes. And for EVOS SG the damage output lang dito na inaasahan nila is Ling
So that's the big problem. Kapos sila sa damage output to kill this tough heroes ng Vec Fantasy main. Mas may Yi-San Shin pang VEC. Yes. Pwede rin naman si Ling, eh. Alam naman kapag late game, pwede rin naman si Cho. Pero Kuya Zeus, mukhang may nangyayari atang clash. Grabe, ito na. Another one na naman din. Si Soul dito, naku po. Mawawala ng buhay pero nakapag-wave the Dragon Puff. Flick out lang din naman with that mega kill para kay Yuzong takbuhan. Ang EVOS SG, ladies and gents, Krieger has been taken down as well for his Popolan Koopa. Another one with a double kill pa. Far off doon sa Yuzong na yun. Pokemon dito, wala na buhay. Na-stun pa lang din. Trying to escape against this Farsa. Last man standing si Kuya Pokemon natin dito. At nakuha pa ng Lord ang Vec Fantasy main. Grabe. Delikado, pero naandyan si Fars. Ang tanong, sino nga bang mapapatay sa kanilang dalawan? Nag-microhan. Isa nga naman ni Pokemon. Op! Pachacho! Iyay! Nakatakot ako si Dini! Dan-dan-dan-dan! Tatakbo na yan! Pero hindi pa nga naman. Saan ka pupunta? Wala na, defensa lang. Wala, ano pa rin naman. Pero ano ha, naging bukas nga naman yung sa Fantasy main para makakuha ng objectives dito sa may middle lane. Pero sabi nga naman ng Evo Soul, hanggat may turret, hanggat may pwede pang, hanggat kaya pa, pipilitin nating ipanalo pa to, di ba? Marami pang pwedeng mangyari. Kumbaga, alam ng Evo's SG, isang error lang ng Fantasy main, pwedeng mabaliktad yung game. Kaso nga lang, ang problema kasi, if ever na, yun nga eh, if ever natapatan nyo man sa clash, ang inaantay ko kasi dito is yung set ng Gatot. Oo. Tama. Or ni Louis. Ano kaagad, no? Hirap. Ang hirap tapatan kasi. Subukan muna sila dito. Pero wala eh. So far, Vec Fantasy, damage is real. Sobrang, hirap tapatan yan. Hindi ko rin alam kung paano nila papatayin yan. Kahit din ako siguro na naglalaro. Hindi ko alam kung paano papatayin itong napakakunat na ito na Yuzong na to. At least ngayon, alam nyo na mga kaibigan, most likely pang counter sa Yuzong. Pag napikan mo ng marksman yan, GG yan. Pero ito na, pasok na. Dito si Potato, ladies and gentlemen, for his ulti with Gatot Kacha Pokemon has been taken down as well. Killed by Yi-San Shin. Ladies and gents, tuloy pa rin ang bakbakan dito. Napakalalim naman din ng isang Tokufra. Pero may immortality, ladies and gentlemen. Naku po, kuya, topy ballers lang din. Doon sa top lane si Yuzong mag-isa, tahimik lang. Ayimik lang ha, kampi ko lang sarili ko, mga bestie wap, another one. Ako po, JPL has been taken down, last one. Tak, ayun, nabawian nila. Sa wakas, Yi-San Shin, 2-4-2 trade. Pero yung mga tore, pinipeste na din, ladies and gentlemen. Another one, another two, another three. Yup, Potato for the third casualty ba? Yun, pangatlong patay. Uy, naka-clean siya dun, no? Nakabang si Krieger dun, pero hindi pa rin naman daw enough yun. Nakapatay pa. No, yung pinapakita dito ng isang dragon, no? 1v1 nga naman doon. Kasi alam niya yung kunat. Pero si Sol, bakit nagpakita pa siya doon? Ayun na. Nahabol pa nga naman ng isang dragon. Parang namali ata ng daan o ng landa si Cho natin doon. Alam mo yun, Kuya Suso, ang kunat talaga. Grabe. Ito po. Gusto pang pasukin. Takbo lang. Sige. O yun, bali wala. Di rin talaga aayanin. Hindi, wala din damage din kasi si PNK halos. Support style lang banatan niyan. O yun. Bumuna ng Deadly Blade. Tignan natin kung effective ba yung Deadly Blade so far. Eto kasi pwedeng gawin ng Fantasy main dito. Kasi kapag ganito crucial na, lalo na't iisa na lang yung Tore, pwede na nila pasukin to eh. Pwede na nilang i-agre, lalo pwede na yung puna ito nandun. Oo, kasi hirap eh. Or Lord, parang, hintay na lang ng Lord siguro din muna, no, yung Vec Fantasy main. Hintay sila ng Lord. Pagka gantong situation kasi kayang-kaya ng kaya ng dalawa. It's either patayin ng MM or ng isang kasama niya tapos naka-zone lang din naman yung tatlo. Tamang abang lang din naman ng Evo's SG sa base. Kaso ang magiging problema nga, if ever natapatan, parang ang hirap talagang tingnan kung paano yung gagawin ng Evo's eh. Yung kunat kasi pinag-uusapan natin dito tapos ma-free hit. Tapos at the same time yung bagsak ng Feather Airstrike nagsabay-sabay. Grabe. So yun, gustuhin man at saka napansin ko din ha, dito kay Potato, ilang beses yun Kuya Zeus na pinasok niya na walang nakaset. Yun yung sinasabi natin na crucial.
kapag ka walang set na nakuha, even the Louis, ang hirap. Hirap nga yun. Wiset yun pagka ganun. No. Pero heto na, nakupo Pokemon dito, pumasok na lang din. Uy! Real quick speed lang, double kill pa nga kagad unit damage. Output from Vec Fantasy Main is real. 2-for-1 trade, patay lang din naman si Yisan Shin. But still, Potato dito, trying to escape against 2. Kailangan niya makauwi to defend pero, their base, pero ayaw paalisin. Mga kaibigan, look at that base. Nakupo, lalaban lang. 2-on-1, si Rager. Rager dito, ayun, nakupo, 0-7. Ang bubulin ko pa natin, mga base, nire-recta pa. Oh. Naging buy time yung ginawa nila doon sa may, ano, sa may Lord's Height. Hindi nila napansin si Thams doon, nag-objectives na pala. Tapos, ang boxing, mga kaibigan, for that game number 1 will go to Vec Fantasy Main. Grabe, nabuy time man nga. Hindi pinauwi yung ano. Hindi na nga pinauwi yung gatot, pinatay pa. Pinatay pa. Kumbaga, double kill, kumbaga murder talaga yung ginawa doon sa isang gatot katsa. Kailangan niya umuwi para dumipensa ng base, kaso wala eh. Pero ganun pa man, alam naman natin na may game to pass, so possible makabawi pa rin naman dito yung EVOS. Pero ang MVP ng ating games, walang iba, kundi ang ating Yuzong for the 8-1-6-4. Yup, tama dyan. And for this, good fight mga kaibigan, MVP si Yuzong pa. Ang hirap din kasi patayin eh. Kitang-kita naman mga nanonood dyan. Kahit nakitingnan nyo yung item ng PNK, meron siyang ano, meron na siyang Deadly Blade pang counter sa mga healing capability. Ang problema, di pa rin effective. Kailangan siguro, meron na ding Durance si Louie, mga besties. So, wala eh, makunat still makunat. Kailangan talaga dyan damage, ano, damage per second, DPS para mapatay mo yan. Pero, so far, well, good